الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos ng papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, nawa dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng tawfiq at hidayah at ibilang niya tayo sa mga taong kanyang gagantimpalaan at bibigyan ng kanyang rahma pagdating sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga oras na ito insha'Allah ay isasalin natin sa maikling pagsasalin ang khutbah na ating narinig kanina sa masjid at biiznillah ay sa kapahintulutan ng Allah at dalangin natin sa Allah na nawa ay maging kapakipakinabang ito sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marahil ang karamihan sa atin, lagi nating naririnig, lagi nating nababasa ang tinatawag na amana. Ngunit, ano ba ang tinutukoy na amana? Ano ba ang tunay na kahulugan ng amana kapag tinawag na amana? Ayun. Ang amana, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ha? Ang amana, ang kalimitan o palagi nating naririnig ang amana, ito yung bagay na ipinagkatiwala sa atin. Ngunit, ano ba ang kahulugan nito sa pag-islamikong kahulugan? Okay? Ang kahulugan nito, ang amana, lahat ng mga bagay, okay? Lahat ng mga bagay na inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Okay? Kullu ma iftaradallahu ala al-ibad. Okay? Lahat ng inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Katulad ng pagtatayo ng pagdarasal, ng sala, pag-aayuno, okay? Pagbibigay ng zaka o kaya pag-hajj. At marami pang iba na mga bagay, mga asya na inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, karamihan sa atin ay nakakalimutan natin kung ano yung amana na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan sa atin ay naging pabaya kung ano yung amana na mayroon sa atin na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba sa atin ay hindi ito pinapahalagahan. Alam nyo ba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay tinawag na Sadiqul Amin. Sadiq al-Amin. Ang ibig sabihin ng Sadiq ay ang taong matapat. Ang Amin ay ang taong mapagkakatiwalaan. Tayib. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kilala sa katangian ito, hindi pa dumating sa kanya ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Before ng risala, ng revelasyon na mula sa Allah, ay kilala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang katangian na ito. At mayroong tagpo na ang dalawang kabila, dalawang tribo dito sa Makkah, ay hindi sila magkasundo kung sino yung maglalagay ng Hajarul Aswad doon sa kanyang lalagyan ngayon. Ngayon ang sabi nila, maghihintay tayo ng isang taong darating kinabukasan at siya yung magbibigay ng hukum, maghahatol kung ano yung gagawin. Kung sino ba yung, kung kaninong tribo ba yung maglalagay ng Hajarul Aswad na iyon. Okay? Ngayon kinabukasan dumating. Ang unang-unang taong pumasok sa Makkah sa Masjid al-Haram, sino? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Hindi sila naniniwala kay Propeta Muhammad bilang propeta.
Tandaan ninyo, ang mga tao na iyon, ang kabila na iyon, ang mga tribu na iyon, hindi sila naniniwala sa nubuwa, sa pagka-propeta ng Propeta Muhammad SAW, pero naniniwala sila na si Propeta Muhammad ay sadiqul amin. Siya ay taong matapat at taong mapagkakatiwalaan. Kung kaya't pinaubayan nila ang bagay na iyon, yung paghatol sa kanila. Ano ang ginawa ng Propeta Muhammad? Ang bawat isa, okay, mayroong representative sa bawat isa, sa bawat tribo, at mayroong tela at doon nilagay at sa kanilagay doon sa kanyang lalagyan. Na natin, di ba, hindi sila naniniwala sa pagka-propeta ni Propeta Muhammad, pero sa katangian meron sa pagiging amin, ay pinaniniwalaan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ibra dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Nararapat sa isang mananampalataya at mong pahalagahan. Magulang mo na sinabi sa iyo, pinayuhan ka na huwag kang gagawa ng anumang mga pinagbabawal sa Islam. Huwag kang sumama sa mga ganitong mga kaibigang alam mo na hindi makapagbibigay ng benepisyo sa iyo. Amanan yun sa iyo ng mga magulang mo na kailangan mong sundin, wajib sa iyo na sundin iyon. Okay? Gayon din kung mayroon kang kaibigan, mayroong iniwan sa iyong bagay, ay pinagkatiwala sa iyo, alimbawa, mayroon siyang sekretong bagay. Okay? Sabi niya, "Aki, ito," sabi niya, ikaw lang ang nakakaalam ng bagay na ito. Yun ay amana. Na anong marapat sa iyo, huwag na huwag mong ipagsasabi sa iba. Dahil amana iyon, ipinagkatiwala sa iyo ng kaibigan, at wajib sa iyo, obligado sa iyo na pangalagaan ang sekreto na iyon. Gayon din yung dignidad ng iyong kaibigan. Okay? Kung alam mo, makakasira yun sa dignity niya, sa erd niya, kailangan mong pangalagaan yun. Obligado sa iyo na pangalagaan iyon. Ang bawat isa sa atin, subhanallah, kapag alam natin yung kilalang tao, mayroong siyang posisyon sa lugar natin. Hindi ba't kapag nag-iwan siya ng isang bagay sa atin, kapag mayroong siyang sinabing isang bagay sa atin, hindi ba't talagang nagpupursigi tayo, sinisikap natin na mapangalagaan yung bagay na iyon. Diba? Hindi ba? Naam! Ang bawat isa sa atin ganun. Pero, ngunit pagdating sa amana na binigay sa atin na Allah subhanahu wa ta'ala, ang karamihan sa atin ay isinasawalang bahala. Hindi pinapahalagahan yung amana na ibinigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan ng Allah ay ipinag-utos sa inyo na isagawa ninyo, okay, ang amana, ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong karapat-dapat. Kung sino yung nagbigay ng amana sa iyo, mayroong ipinagkatiwala sa iyo, ibigay mo yung bagay na iyon. Okay? At gayon din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allaha wal rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." At ang kabaliktaran ng amana, ang mapagkakatiwalaan ay katangian ng taong taksil. Okay? Taksil. At kung ang amin, ang katangiang amin na pagkakatiwalaan ay katangiang nakahabag-habag sa Allah, ang khiyana, ang khan, ay katangiang madhmum, katangiang kamuhi-muhi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi na Allah, o kayong mga mananampalataya, sabi na Allah, "La takhunu Allaha war rasul." Huwag kayong magtaksil sa Allah at sa kanyang propeta. "Wa takhunu al-amanat." Gayon din, huwag kayong magtaksil sa mga ipinagkatiwala sa inyo na Allah. "Wa antum ta'lamun." At alam nyo yung mga bagay na iyon. Okay? Huwag na huwag natin yung pagtataksilan. Yung Allah. Ano yung pagtataksil sa Allah?
yung hindi mo pagsagawa ng karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Yung mga inobliga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, yung kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kaya't marapat sa isang mananampalataya na magkaroon sa ng katangiang mapagkakatiwalaan. At alam nyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang taong mayroong katangiang mapagkakatiwalaan, ang mga tao sa paligid niya ay magiging malugod sa kanya. Okay? Ibig sabihin nun, mapamaliit na bagay, mapamalaking bagay, kapag meron siyang iiwan sa iyo, meron siyang ipagkatiwala sa iyo, pagkakatiwalaan kanya. Ngunit, kung ang isang tao ay minsan nang nagtaksili sa kanya, minsan nang hindi niya isinagawa ang amana, ay kailanman hindi na siya muling pagkakatiwalaan pa. Diba? Tingnan natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sino ba yung mas pinagkakatiwalaan sa atin? Siyempre yung mga tao, kapag binigyan mo sila ng amana, merong amana sa kanila, ay hindi nila pinabayaan. Yung asawa natin, yung mga anak natin, yung kayamanan natin, ito ay amana po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung sarili natin, ito ay amana. Amana, kanino galing? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung asawa mo ay amana sa iyo. Ipinagkatiwala sa iyo ng Allah, kailangan mong pahalagahan ito. Okay? Gayun din ang iyong mga anak. Ito ay amana sa iyo. Kailangan mo silang pahalagahan. Bigyan mo sila ng importansya. Ituro mo sa kanila ang Islam. Ito ay ilan lamang sa mga bagay, okay, na amana at nawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag nating maliitin ang katangian ng pagiging amin, mapagkakatiwalaan. Tunay na ang taong mapagkakatiwalaan, walang ibang darating na bagay sa kanya, walang ibang mukabin, magiging resulta sa kanyang katangian, kundi lahat ito ay kabutihan, insha'Allah ta'ala. Nawa, ay ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa amana na mayroon ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is yun ang karapatan na mayroon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, gayon din ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa nas'alallaha at-tawfiq wal hidayah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.